Nalchika Joayo. Hello guys. Good morning. Dito tayo sa Changpo One Garden. Ganda dito guys. Oh. Napaka, alam yun. Napaka relax. So yun, bali, update ko lang kayo dito guys, no? Sa company, sa factory, yan. Mga nangyari dito this past few weeks dito sa company. Bali, actually guys, dito sa company namin, ngayon sobrang dami naming overtime. As in, tambak yung overtime namin. Yung Sabado namin, tuloy-tuloy. Dati kasi, ang normal kasi dito sa company is, per month, two times kami may Sabado. Tapos, two times din na walang Sabado. So, alternate yun. First week of the month, wala kami yung Sabado. Tapos, second week, yan meron. Tapos, third week, yan, wala ulit. Tapos, fourth week, yan meron. So, ganun yung routine. So, itong September, tuloy-tuloy yung Sabado namin. Tapos, imbis na 4:30 lang ang uwi namin, ang schedule dapat namin is 8:30 to 4:30 lang. Pero overtime pay na yun guys dito sa South Korea pag may Sabado kayo. Hindi siya regular rate, overtime rate yun. So, dahil nga, yun, puro OT, tuloy-tuloy. Hindi lang kami 4:30 guys pag Sabado. So, ngayon, yun, abot kami ng 6. Tapos ako, bilang ang linya ko doon ako sa coupler machine. So, ang dami order doon sa coupler machine. Lalaking mga bakal. 35 mili, 30, yun isa, 37, 38 mili. So, lalaking bakal. So, rush yun guys. Pinapatabos talaga. Kailangan pali-pali. So, yung Sabado ko, tulad kahapon, kahapon ni Sabado, hindi lang 4:30, hindi lang 6, ay nabot ako na ng 9 guys sa overtime. Kasama ko yung isang Thailander. Oo. Tapos yun nga, talagang ang araw-araw namin hanggang 9 kami dito sa factory. So, mga rush talaga yung mga trabaho namin, mga natitatapos. Isa pang factor guys, kaya lumakas bigla dito sa company kasi yan. Nagkahulihan guys ng mga TNT dito sa sister company namin o yung main company namin kung nasaan yung aming boss na si Sayang dun sa Yangsan-shi. Bali, ang daming nahuli ng immigration yun guys, nagkahulihan talaga na pitong TNT worker guys yung nahuli kasi yung boss namin guys dito nag-hire siya ng mga undocumented mga TNT. So, marami guys. Nga lang dito sa company namin, sa Gochang naman, may mga nag-a-apply dito kasi mga hindi nagtatagal dahil masisailan sila guys. Nahirapan sila sa company. Masisailan yung mga TNT guys. Ayaw nila na mahirap, mabigat yung trabaho. Kasi may, kaya naman kasi nila pag TNT ka kasi dito guys. Kaya mo naman sumibat anytime kasi wala ka namang commitment eh. Mag-apply ka lang, kung ayaw mo, umalis ka, okay lang. Wala nang paapaalam guys, ganun lang yung mga TNT dito. Ang laki sa mga EPS worker talaga. So, yun guys, nakatali talaga kami. Hindi ka basta pwede, kailangan ma-approve mo na yung release paper mo. O kaya, matulungan ka ng labor bago makapagpa-release sa isang company. So, yun nga, make it short, nahuli nga yung mga TNT, bali. Itong TNT ang nahuli, ewan kung anong lahi yun, pero for sure hindi Pilipino. Oh. So ngayon guys, nakadagdag sa pasanin namin dito sa company, pero in the good way naman kasi nga nagka overtime kami ng marami is napunta sa amin yung mga trabaho. Oh. may mga bending din kasi doon na trabaho nasa amin binaksak, tapos nasakto pa ng kalakasan niya talaga yung month na to. Ng September, October hanggang November, kalakasan. Pero bababa yung ano namin pag dumating yung winter.
Kasi nga, bababa din yung mga trabaho dito, yung mga construction project dito sa South Korea pag ganong oras. Ay ganong month, I mean, pag winter month. So yun nga guys. Kaya ngayon, tuloy-tuloy yung OT. Sana yung sahod natin na dating 3 million, eh, bumalik. Oo, pero for sure thing ko, babalik naman. Kasi nga pa na yung OT tayo. Babalik yung ating 3 million na sahod. Kasi this past few months, naglalaro lang yung sahod namin ng 2.2. Ganyan. Ano siya? More than basic naman. Hindi siya basic. Pero ayun nga guys, update ko kayo sa magiging sahod namin sa sunod na upload ko ng video, kung pabalik nga ba sa 3 million up yung aming sahod dito. Siyempre guys, ito yung para magyabang ano, nasabi ko to upang ma-inspire kayo lalo pang magsumikap na guys, hindi para magyabang, sumikap para mag-aral pa. Kasi guys, kung hindi ka mamomotivate eh, pwedeng sumuko ka na lang eh, actually. Lalo sa pag-apply pa Korea, pwedeng sumuko ka na lang eh. Tulad ko guys. Kung ako'y nag-aral ng, ma-share ko lang to guys na, kung ako'y nag-aral ng Korean, nahirapan ako. Kaya, ayun. Hindi ko na tituloy eh. Bali nag-quit ako dun sa class ko. Bali hindi ko talaga tinapos. Nag-enroll ako. Tapos, ayun guys, nag-quit na ako. Kasi yan, nahirapan ako nun. Sabi ko, ayoko na. Hindi na ako magko-Korea. Ang hirap. Tapos, mga ilang buwan lumipas. Paisip ako, sabi ko. Misis ko na lang ako mag-Korea. Tapos yun, nag-aaral siya. Bali siya yung sinabtitude ko dun sa hindi ko natapos. Tapos nagdagdag na lang ako. Tapos nangyari, nung nag-aaral na yung misis ko, dahil nga dun sa aming KLT, Korean Learning Center, pwede ka mag-unlimited sit-in. So, ginawa ko guys. Nakiupo-upo rin ako dun guys. Nakisit-in-sit-in din ako. Dahil nga mabait naman yung nagbabantay dun sa amin kay LC. So, pinayagan niya ako mag-sit-in dahil dati niya naman nga akong naging empleyado. Naging estudyante dun sa kay LC na yun. Sa ano nga pala ako guys, nag-aaral sa KRT, Korean Learning Center. Ayan guys, so yun, update ko kayo guys sa sunod na video natin kung anong magkano yung sinahod ko, no guys. So yun lang guys, thank you very much. Medyo uwi na tayo. Sa mga bago nga pala guys sa ating channel, please consider to like or share, or please subscribe na rin guys. Goodbye guys.